Hindi makakain ng maayos, hirap na sa pagtulog, sarado ang mga bintana at pinto, at ang ilan sa kanila, nagkakasakit na. Ito ang araw-araw na hinaharap na perwisyo ng mga residente sa Sitio Pulangpanyo, sa Barangay San Jose sa lungsod ng Antipolo. Ang salarin, pagdagsa ng hindi maubos-ubos na langaw sa kanilang lugar. Makailang ulit na rin umano nila itong idinulog sa otoridad, pero tila nilalangaw na ang mga ito sa pag-aksyon. Isa pa nga lang ang ating nakikita. Agad na natin silang binubugaw. Lalo na kung dumapo sila sa ating balat at lalo na sa ating mga pagkain. Kaya paano na lamang kung ang mga insektong ito makakasama mo araw-araw at hindi lang ito nag-iisa o nagkukumpulan kundi sandamakmak? Marami na yung langaw, no? Ano naman ba ito? Langaw! Ito ang araw-araw na pasakit ng mga residente ng Sitio Pulangpanyo sa lungsod ng Antipolo. Imbes kasi kasama ang pamilya sa oras sa pagkain, langaw ang makikita sa kanilang mga hapagkainan. Ang perwisyong ito, hindi na nila kaya pang tiisin. Dito lamang nakaraang linggo, nag-post ang karamihan ng mga residente sa kanilang social media pages para may parating sa kinaukulan ang kanilang panawagan. Agad nating inalaman tunay na kalagayan ng mga residente sa Sitio Pulangpanyo. Mula sa mismong lungsod ng Antipolo, halos aabutin pa ng 30 minuto ang paglalakbay bago marating ang kanilang lugar. Nakilala namin si Christopher, isa sa mga residente sa lugar. Anya, matagal na nilang idinudulog sa pamunuan ng kanilang barangay ang problema sa langaw sa kanilang sitio. Kada mag-aani po yan, inaabot po halos 10 buwan kami nagsasakripisyo sa langaw na talagang halos hindi na kami makakain. Halos hindi na sila makakain kahit sa pagtulog talagang sinasamahan sila ng limpak-limpak na langaw. Every 3 months kasi pag-aanin na nila, ayan na, nagsisimula na yung langaw. Tapos tumatagal siya ng 2 hanggang 3 linggo na talaga namang kung nakita niyo naman doon sa mga post, doon sa Facebook post ko, yung mga na talagang yung mga langaw talaga, hindi, wala na si alas, wala na nga silang paglagyan doon sa fly trap eh. Ang kanya mga magulang, 6 na dekada na dito sa kanilang sitio. At kahit kailan, hindi nila naranasan ng ganitong paghihirap noon. Hanggang mabuksan ng isang manukan o poultry sa kanilang barangay. Libo-libo po talaga. Talagang kung may kanya sa lamesa, halos yung langaw na lang kung kulay puti yan, makikita mo yung lamesa mo halos kulay itim na dahil sa dami ng langaw, kumpul-kumpul. Sa Kaysakat 1, sa Area B, talagang ang lawak po nung niya. Ang lawak nung naabot nung langaw. Imbis na makalanghap ng sariwang hangin, lalo na't ang kanilang lugar hitik sa mga puno, ang mga residente mas ninanais na isarado ang kanilang mga pinto at bintana. Wala talagang dati na matutulog ka ng payapa. Ngayon, hindi ka matutulog kahit may electric pan ka. Antibay nga nung langaw eh. Kahit number 3 yung electric pan mo nakatapat sa iyo, talagang hindi siya maalis sa pagkakakapit. Ang mas nakakaalarmang epekto nito, ang pagkakasakit ng ilang mga bata at maging ng mga senior citizen. May mga nagkakasakit na rin po kasi dahil sa sa langaw. Doon sa bandang Area B, sa Buso-Buso, may mga nagkakasakit na rin. Yung mga pananakit ng tiyan, ganun. Tapos, yung mga diarrhea. No po. Walang pinipili pero mostly po mga batang maliliit. At dahil sa matinding perwisyo na kanilang naranasan sa kanilang kalusugan at pamumuhay, dito mas nabuong teorya sa kanila na ang inirereklamo nilang pasimuno ng libu-libong langaw ang poultry farm na ito na halos ilang metro lamang ang layo sa kanilang mga bahay. Po ako dyan dati, okay naman siya dati. Pero nga dati mas matindi pa nga yung mas maliliit na hindi siya langaw, mas maliliit.
Kalang iyon, pag dumapo naman yun, buti mas, yun nga nawala yun eh. Kasi pag iyon dumapo, talagang may iniiwan siya maliliit na uod. Makita mo yung pagkain mo, maya-maya lang marami ng puti na gumagalaw-galaw. Mapapansin din na ang farm na ito nasa likod lamang ng isang annex barangay. Pero ang problema, umabot ng ilang buwan bago mabigyan ng pansin. Sa pagsisiyasat ni Sirigawa ng Responde Team, lumalabas na ang mga apektadong residente mula sa lungsod ng Antipolo, pero ang permit to operate ng farm sa Baras, Rizal, nakarehistro. Aba, paano nangyari yun? Sobrang na ito. Parang pag ginanon mo, mga kaulo. Ayan, masaya ba kayo dyan? Yes, hindi nyo makukuha yung sa loob na yan at hindi ko yung bubuksan. Agad kaming hinarap ng MENRO o Municipal Environment and Natural Resources ng Baras. Paliwanag ni OIC Jonel Ferrer, dahil sa kasalukuyang land dispute ng poultry farm, nasasakupan ito ng kanilang bayan. Simula nang makatanggap sila ng report mula sa mga residente, agad silang bumuo ng team na titingin sa mga reklamo, lalo na't banta ito sa kalinisan at kalusugan ng lugar. Nakarating sa amin yung reklamo by City Government of Antipolo kasi nga ito ay boundary dispute ng Antipolo and Baras, no? And from that, nagbuo ng team from LGU Baras, LGU Antipolo, and Province of Rizal. And for that time ng January, nagkaroon ng technical conference together with the farm owners para alamin ba ano ba yung nagiging sanhihin ng problema ng langaw. Ano po? And nakita namin yung bahay ng manok, may mga tali ng straw na may pandikit. Okay, sa loob, then sa labas din meron. Then yun yung parang ano nila, EWS nila kung may langaw ba during harvest time. Nakita talaga namin wala. May mga video kami, mga picture kami, wala. That's the time na naging effective yung ginawang mitigation ni third party na pest control, ano. And that time, medyo natahimik. Wala kami natanggap na reklamo. Wala natanggap from the community na sandamakmak yung langaw. Nag-load ulit sila. Then, yun, may reklamo ulit. That's the time na kinausap namin yung third party pest control company. Tinanong namin, ba't ano ba nangyari? Bakit nung unang load nyo, wala namang reklamo? Bakit ngayon nagkaroon ng reklamo? Tinitingnan nila nga maigi ang mga dokumentong hawak ng farm owner, maging ang sistema ng paglilinis, pagdidispose at harvesting na nasabing poultry. Nagkakaroon kami ng verification and inspection. Totoo na nakikita namin na may mga langaw. May ginagawa si farm na nag-i-spray sila pero hindi talaga sapat yung pag-i-spray nila. Ibig sabihin, hindi nagawawala. Sabi nga nila, parang tubig na lang daw po yung in-spray. Pero as upon na kausap naman namin sa farm, hindi naman talaga pwedeng matapang kasi baka makapekto sa health ng community. You know? Agad din silang nakipag-ugnayan sa Antipolo City Government upang matulungan ang mga apektadong individual. Nag-call po ulit kami doon sa team ng LGU Baras, City of Government, Antipolo, and Province of Rizal na pag-usapan ulit yung problema ng langaw ulit sa RL Farms. Ano po? And last Tuesday, nagkaroon po ulit kami ng technical conference. Kami ulit tatlong LGU, then kasaban na po namin doon si Kapitan Doc Monte Tolentino ng Barangay San Jose of Antipolo, then pati po yung farm owners. Then ngayon may hinarap po sila sa amin ulit na panibagong third party para sa pest control. And doon lang po namin nalaman na yung palang third load nila ay umalis na po pala yung third party. Kaya yung langaw sobrang naging epekto sa community. Paliwanag naman ni Antipolo City Public Information Office Head Relly Bernardo Jr. na patuloy ang kanilang pakipagtulungan sa Baras at maging sa mga residente para marespondihan ng mga ito. Affected po yung aming mga residente. Tinututukan po ng aming team. So, yung pong compliance nila doon. So, it's part of the team na bumaba po doon. So, kasama po yun sa pagtitingin nila ng check-up po doon sa mga residente. Na barangay captain po, si Cap Monte Tolentino, isa doctor himself. So, alam na alam din po niya. Same with our mayor po na isang doktor din po. Kaya hindi po talaga pwedeng pabayaan po yung mga tao doon. So anytime na bukod po doon sa active pagpunta po ng mga health officers po natin doon, anytime na lapit lang din po ng ating sa hospital po doon, pwede po silang lumapit para po sa anumang tulong.
Ngunit aminado silang tali ang kanilang mga kamay, lalo na't hindi ang kanilang lokal na pamahalaan ang nag-issue ng business permit. We coordinated po with the Barras LGU, with our local counterparts, para ma-check din po nila kung ano ba yung sitwasyon doon sa lugar, kung talaga bang yung permit, ano bang magagawa. Kasi yun nga, hindi naman namin pwedeng pabayaan yung mga kababayan namin na nagsasuffer sila doon, pero tuloy-tuloy pa rin yung operation. So kami po dito kasi sa Antipolo, basta may mga ganito pong cases, lalo na sanitary, public health po ang issue, automatic po yan. Hindi po natin pwedeng ipagpatuloy yung operation until magawan po ng karapatang action po ng mga concerned establishments. Pag ganito kadami, saan tayo? Kung ang mga insektong tulad ng langaw, dadapo sa ating mga pagkain at gamit. Natin ang libro, nakalagay doon halos mga 200 sakit, no, ang pwedeng ibigay ng maruruming langaw. Galing sa basurahan, galing sa mga rotten areas, mga nabubulok na gulay or whatever. May paayan, may mga kaliskis yan, mayroon yung buhok na may bit-bit na virus, bacteria, parasito, okay, fungus, no? Na pwede pong maka-apekto sa kalusugan ng tao. At hindi naman kailangan din na dumapo lang sa pagkain. Kahit na sa mga surfaces lang, sa mga surfaces na lamesa, sa plato mo, sa paminggalan, typhoid, no? Salmonella typhosa o yung typhus na tinatawag po natin, pwede po yung iba po disenterya, no? Yung pagtatae, pasintabi po sa mga kumakain, di ba? Pwede pong amoebiasis, pwede pong bulati, okay? And dami po, mga viruses din po, napakarami po mga sakit po na pwede pong bitbitin, no? Ng mga langon na yan. Ang pagpapanatili na malinis na pangangatawan at kapaligiran, posibleng makatulong para hindi na manatili ang mga langaw sa mga bahay-bahay. Gawin mong malinis ang iyong paligid, no? Talagang umaga, tanghali, gabi ka, lagi ka maglilinis dyan, maghuhugas dyan, magpupunas dyan, no? Para lang siguro mabawasan yung peligro na ikaw ay makakuha ng mga sakit, no? Siguro humingi tayo ng payo sa mga kinauukulan kung ano ba yung mga pamatay langaw na pwede nating gamitin. Ito ang binabantayan ng Barangay San Jose, lalo pat higit na naapektuhan ang mga residente na kanilang nasasakupan. Span of 3 weeks na yun, wala munang ilulud yung may-ari ng farm. So hanggang matapos yung 3 weeks, gagawin nila yung mitigation process nila. Then again, magkakaroon ulit kami ng meeting kasama yung may-ari ng farm and then yung buong team. Hopefully, mabawasan na. Hindi naman natin sasabihin na totally mawawala. Pero hindi na umabot sa ganung point ulit na sobrang dami talaga kasi kakaroon din tayo ng health concerns o health issues, lalo-lalo sa mga bata. So hopefully, matupad yung napag-usapan. Sa ngayon, nakahinto ang operasyon ng Ross Luciano Poultry Farm. Hindi ito maaaring bumalik sa operasyon hanggat hindi na isasagawa ang mga ipinangakong paraan para hindi na muling makapaminsala ang mga langaw mula sa kanila. Una pong intervention nila, natuklasan nila yung bahay po pala ng manok, yung isang bahay ng manok, ay may leak yung tubig. Alam naman po natin na pag umipot si manok, nabasa po yung ipot, mas mabilis po ma-form yung larva. Maglalagay po sila ng net, magne-net sila, netting, na around 20 feet ang high per bahay po yun. Lalagyan nila ng net, kukulungin nila. And the next nga po is yung pag-hire po ng panibagong third-party pest control company. Na on September 13, magkakaroon po ng inspection para ma-assure namin na tumupad, ginawa ba, base po dun sa binigay. Kasi hindi pa sila pwede mag-load eh. Hindi pa sila pwede mag-load at until na walang go signal from the team. Kahit pa magawa ng Ross Poultry Farm ang mga ipinangakong mitigation, patuloy ang isasagawang observation at monitoring ng Barras Rizal dito. Hindi po naman once na pumayag kami ay lifetime na pagpayag po. For example po, nagkaroon po ng intervention, nagawa po nila, nag-load sila, then hindi po naging effective yung
program po ni Pest Control for 28 days, eh pwede po namang hindi sila bigyan ulit ng permit para mag-load. And siguro doon kami gagawa ng isang hakbang, papaano po ba, baka doon po ba sa punto na pwedeng ipa-stop muna yung kanilang business until na wala po sila nakukuwang concrete solution. Bigyan niyo po ito ng kaukulang pansin, kaukulang aksyon para po sa mga mamamayan ng sitio po lang Panyok, kay Sakat, Busubuso. Yun lang po yung ano namin sa inyo, Barangay San Jose, nasa tabi po kayo nito, sana tutukan niyo po ng pansin. Sobrang na ito, parang pag ginanong mga kaulo. Ayan, masaya ba kayo dyan? Yes, hindi niyo makukuha yung sa loob na yan at hindi ko yung bubuksan. Magandang pag-unlad kung patas na matatamasa ng mga mamamayan. Pero kung ito'y mapaminsala, perwisyo at magiging banta sa kalusugan ng komunidad, hindi ito dapat pahintulutan at isara na ng tuluyan. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.